Magandang araw ng Linggo po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang tinaguriang patron ng mga pari, lalo na ng mga diocesanong pari. Kaugnay nito ay pag-uusapan natin ang sakramento ng pagkapari. Ito ay sakramento na tinatawag na sakramento ng banal na orden. Ibig sabihin ng orden, ito ay isang grupo na kung saan ang mga kasapi itinatalaga para sa isang partikular na gawain. Kaya kung ang pag-uusapan ay sakramento ng banal na orden, ay tinatawag na mga pari ay itinalaga para sa isang uri ng paglilingkod sa loob ng iglesia. Totoo, dapat din nating tandaan na ang sambayanan ng Diyos, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay isang kaharian, sabi nga sa Lumang Tipan, no? Ay isang kaharian ng banal na bayan, kaharian ng mga pari. At mula sa bayang ito ay pumipili ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ng ilang mga kalalakihan para maglingkod sa simbahan o sa iglesia bilang pari sa pamamagitan ng sakramentong ito ng banal na orden, tinatawag na ordination. At sa ordination, ginagawa ng pari ang talagang kung tutusin ay ginagawa rin ang sambayanan bilang bayan ng mga pari. At ito ay walang iba kung hindi ang mag-alay ng pagsamba sa Diyos, mag-alay ng mga panalangin. At itong karaniwang, tinatawag na karaniwang pagkapari o common priesthood ng sambayanan ay ginagawa naman ng pari sa isang special na pamamaraan. Ito nga yung tinatawag na ordained ministry. Nakatalaga siya para pamunuan ang sambayanan ng mga pari sa kanilang pagsamba, sa kanilang panalangin. Ang pari, isang napakahalagang o ang pagkapari ay isang napakahalagang elemento sa iglesia. Sapagkat sabi, kung gusto mong pabagsakin ang iglesia, ay pabagsakin mo muna ang mga pari. Totoo ito sapagkat sabi ni Bruno Forte, isang teologo sa church, no, o sa iglesia. Sabi niya, "The church is most church when it celebrates the Eucharist." Talagang ganap na ganap daw na simbahan o iglesia, ang iglesia, kung ito ay nagdiriwang ng banal na Eukaristiya. E paano kung wala ang mga pari? E di, wala rin ang iglesia. E alam natin na ang Eukaristiya ay talagang itinakda ng ating Panginoon na ipagkatiwala sa kanyang mga pari. Una sa lahat sa kanyang mga apostol, matatandaan na sa huling hapunan, sinabi sa kanila, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." At ang pag-alala na yon, ang paggawa na yon ay ipinagkatiwala sa kanyang mga apostol. At ang mga apostol naman na ito ay ibinahagi ang tungkuling ito ng pagdiriwang ng Eukaristiya sa mga tinatawag nating mga papa, mga obispo, at sa bandang huli ay ang mga pari. Kaya naman, sa pagdiriwang ng Eukaristiya ay nagiging daan ito ng pagbibiyaya sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang bawat sakramento ay isang pamamaraan na minabuti ng Panginoon kung papaano niya tayo pagkakalooban ng biyaya ng kaligtasan. Kaya naman sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Juan Maria Vianney, pinapaalala tayo sa pamamagitan ng halimbawa na napakabanal na pari na ito, na nagsabi na ang pagkapari daw ay ang pag-ibig ng puso ni Jesus. Kaya sabi niya, kapag ka nakakita kayo ng pari, ay nakakakita kayo kay Jesus. At sabi pa niya, napakadakila ng pari. Kung malalaman lamang ng pari kung sino o ano siya, mamamatay siya sa pag-ibig. Mamamatay siya dun sa sobrang kadakilaan ng kanyang tungkulin.
Kaya sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, pagdasal natin ang ating mga pari, pagdasal natin ang ating mga obispo, sapagkat totoo, kung gusto mong sirain ang iglesia, sirain mo muna ang mga pari, sapagkat sa pagkasira ng mga pari ay ganun din kasunod ang pagkawala ng banal na Eukaristiya. Sinabi pa nga ni San Juan Maria Vianney din na iwanan mo ang parokya sa loob ng 20 taon at ang kasunod nito ang mga tao ay sasamba na sa mga hayop o sa demonyo. Kaya naman sa araw nito ay humihingi tayo ng panalangin para sa ating patron, San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari, upang sa ganoon ay mas marami pang mga kabataang lalaki ang maghandog, mag-alay ng kanilang buhay bilang mga pari. At hindi lang yon, kung hindi mga pari na banal, mga pari na tutulad sa halimbawa ni San Juan Maria Vianney, na siya rin namang napakagandang halimbawa ng isang paring tumulad naman sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sakramento ng pagkapari. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Roland Flores. Ang totoo, nung ako po ay mag-profess ng vow sa Society of St. Paul, ang kinuha ko pong pangalan ay Jean Marie, sapagkat ang birthday ko ay August 3 at ang kasunod naman ay ang August 4 na kapistahan ng santo natin ngayon. Kaya ako po si Father Jean Marie Roland Flores ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayong lahat ng poong may kapal.